What's up, mga papi? Kasama natin ngayon ang motor natin na si BZ or Kawasaki Z650. And for today's video, magbibigay ako sa inyo ng insights and thoughts of owning this Kawasaki Z650 after 1 year. Ayan. Reviewin natin itong ating motor na Kawasaki Z650 at sakyan natin. Sabihin ko sa inyo yung 5 likes and 5 dislikes ko about this Kawasaki Z650 after owning it for 1 year. So tara, let's go mga papi. Start natin. Ayun! Ayun! Yeah! After 1 year, ganyan na ang tunog ng ating motor na si BZ. O diba, napakadagong-dong. Sorry neighbors. Currently, meron tayong 10,256 na odometer reading. Ayan. So, after 1 year, nakapag-accumulate tayo ng ganyan. Ngayon, 2 bars. Hanap tayo ng gasoline station. Average fuel consumption niya, makikita nyo dito, 19.4 kilometer per liter. So, mention ko na sa inyo, yung una kong likes dito, unang like, likes or gusto ko sa motor na to, ayun is ayun, kung ito ay i-compare mo sa ibang motor, napakatipid na itong 19.4 kilometer per liter reading na to. Hindi siya masama para sa isang 650cc, ha. Although ito ay parang kotse na rin, pero matipid siya. So let's go, hanap tayo ng gas. Shoutout pala kay Rosh G, kasama natin siya ngayon. Sa 95, tapos i-full tank mo. Okay na yan. Salamat. So yun mga papi, nakapag-gas na tayo. Let's go! Si Rush G. Hello, Rush G. Naka ADV 160. Bagong bago. Let's go! Para naman sa second na nagustuhan ko sa motor na to. Body position. Upright. Napaka-relax. Hindi siya masakit sa wrist. Hindi siya masakit sa back. Upright. Napakalakas ng torque. Pag hinagot mo siya, bibigay niyo talaga sa yung gusto mo acceleration. Bigyan ko kayo ng example, ha. Nasa 45 tayo, 45 tinan niyo. Hatawin natin. Hinahatak talaga pa talikod pag ginusto mo. Okay, isa pa. 50. Tapos hatawin natin. 49, 50 yan. Hindi ko bibitinin ng motor na to. Para sa 650, malakas na malakas na to. Actually, 4 kips na nga siya eh. So mga papi, itong Z650 ay naka dual disc brake na petal design, yung rotor disc sa harap na dalawa, tapos 4 piston brake caliper sa harap, left and right yun, so take 4. Sa likod naman, single disc brake, tapos dual piston caliper. So wala akong masabi sa braking power nito. Malakas siya. Hindi kanya ipapahiya or pababayan. Pwede mo siyang maasahan lalo na sa mga tutukan tapos yung bigla ang preno. And ABS front and rear. Yan. Once na nag-i-slide or mabato yung kalsada, tapos na sense niya na magkaiba yung ikot ng harap at likod na gulong. Mga ganun ba?
mararamdaman mo agad yung ABS sa likod, mga ganun yung feel ng pedal. And the most vital thing, mga papi, is yung seat height. Ayan. So itong si Kawasaki Z650, meron siyang 790mm na sukat ng seat height niya. So ako, bilang isang 5'6 na Filipino, sobrang sakto nung seat height niya sa akin. Confident ako kapag standstill, kapag traffic, kayang-kaya ko siyang i-maneuver, i-handle. Ganon. So tingnan natin kung ano ba itsura ng isang 5'6 kapag uupo dito sa Kawasaki Z650. First dislike, pag di ba nakikita niyo yung ating gauge, 4,000 yan ay 4,500. Pag umpisa siya ng 4,500 RPM, medyo ma-vibrate na siya. As in ma-vibrate siya, naramdam mo siya sa handlebar. Ayan, hanggang 6,000. Kapag na tumataas na siya ng 6,000, unti-unti na siya nagiging smooth. Kaya katulad niyan. Ayan, pero may vibrate pa rin after 6,000. Pero yung umpisa talaga niya is 4,500. Ayun lang, medyo ma-vibrate siya. Isa sa dislikes natin dito is yung stock niya na gulong. Hindi ko siya masyadong ma-appreciate, lalo na kapag sa basa. Kasi may mga experiences ako na kapag nadaan ako sa basa, as in sobrang dulas niya. So hindi ako confident sa kanya. So I would recommend, highly recommend, na pag bumili kayo ng 650, mag-upgrade ka agad yun ng tires. Tapos mga papi, isa rin sa dislikes ko after owning this for about a year, yung suspension. Ano siya? Okay siya. Okay siya. Kaya lang masyado siyang madive. Ganun. Although pag ano in terms of comfort, okay siya. Long ride, ganyan. Tapos dun sa mga uneven roads, pavement, okay siya. I mean, for daily use, ano na siya? Goods na siya. Kaya lang, masyado siyang madive. Yung front niya, masyadong malaki yung laro pag nagpepreno ka. So, pag heartbreaking, ramdam mo na nag-tilt yung motor paharap. So, for me, personal opinion, hindi ko siya, I find it really uncomfortable. Lalo na kapag yung liliko ka. Ganun. Tapos, another one, mga papi, dislikes. Although ako bilang driver, hindi ko siya dislike eh. Pero yung isang masasabi ko, pwede ko i-share sa inyo, is yung backseat or yung angkas, yung upuan ng angkas. So nakapag-try tayo mag-angkas dito mga dalawang beses. They both said sumakit yung pet nila. Then mga papi, last dislike about this motorcycle, yung headlight. Hindi siya ganun kalakas. Although kapag tinignan mo siya naked eye, humarap ko sa kanya, sisilaw ka. Kasi sabog. Iyon. Sabog siya, medyo kalat. Pag sa gabi, insufficient siya to illuminate yung kalsada. Kapag sobrang dilim, talagang nag-high beam ako. Pero kahit naka-high beam siya, hindi siya enough eh. Para masolusyonan yun, one countermeasure is magpa-install kayo ng auxiliary lights. Yan. Although hindi pa ako nagpapakabit. Kaya usually on a long ride, nagsasama tayo. Yan si Rosh G, lagi natin kasama yun usually sa long ride. Kasi yung motor niya, adventure bike, merong ano, projector auxiliary lamps. So siya yung ginagawa nating lead or spear. So dito, sa motor natin, nalalabuan ako sa ilaw. So yun mga baby, yun yung 5 dislikes ko about this motorcycle. Pero yung mga 5 dislikes na yun, ano siya? Kung tutusin mo, owning this motorcycle, it's not a big deal naman. All in all, napakaganda nitong motor na to. I would highly recommend this, lalo na sa mga beginner riders na first time magkakaroon ng big bike.
power, malakas siya, pero kaya mo siyang i-tame. Beginner friendly pa rin siya. Responsive yung throttle, pero as long as may experience ka sa clutch, kaya-kaya mo to. So mga Barbie, this model ng C650, available pa ang brand nyo nito. Kung naghahanap kayo ng ganitong motor, ganitong design, still available yung brand nyo nito sa Kawasaki Batangas. At kung gusto nyo magkaroon din ng kagaya ng motor natin na CBC, mag-inquire lang kayo kay Kawasaki Batangas or kay Sushi Alcantara. So punta kayo doon, mga babi, mag-inquire kayo. And gamit kayo ng promo code natin na OPK650. Yan. Huwag nyo kakalimutan yun para makakuha kayo ng discounts at freebies. Si Ma'am Sushi na bahala sa inyo. Alright. So yun, mga babi, dito ko natatapusin yung vlog natin. I hope may natutunan kayo sa ating review and insights of owning this Kawasaki 650 after 1 year. So mga babi, like, share, and subscribe. This is Optimum PH signing out. Peace. Let's go.